sa inyong lahat. Ngayon po ay June 6, 2023, Martes ng ikasyam na linggo ng karaniwang panahon. Para po sa ating unang pagbasa at paninilay sa araw na ito, ito ay hinango sa Aklat ni Tobit, Chapter 2, Verses 9 to 14. Akong si Tobit, pag-uwi ko ng gabi ng Pentecostes, pagkatapos ilibing ang mga patay, ay natulog sa aming bakuran. Hindi na ako nagtakip ng mukha dahil sa init. Hindi ko na po nang may mga maya pa lang nakahapon sa tapat ng himlayan ko. Ang mainit pang ipot na mga ito'y pumatak sa aking mga mata at lumikha ng kulaba. Sumangguni ako sa mga manggagamot ngunit wala silang nagawa. Ang kanilang mga gamot na inilalagay ay lalong nakapagpalubha hanggang sa ako'y tuluyang nabulag. 4 na taon akong hindi makakita at gayon na lamang ang pagkabahala ng aking mga kasamahan. 2 taon akong inalagaan ni Ahikar hanggang sa siya'y magpunta sa Elam. Ang asawa kong si Ana ay nagtrabaho bilang mga habi ng panahong iyon para kumita ng ikabubuhay namin. Pagkahatid ng kanyang mga ginawa, ay binabayaran naman siya agad ng may-ari. Minsang nagtatapos ang panahon ng taglamig, naghatid siya ng mga nayari niya. Nakuha agad niya ang buong kabayaran at binigyan pa siya ng kambing. Umuwi siyang akay ang kambing. Pagpasok niya, umalinghing ang kambing. Kaya't nang marinig ko'y tinawag ko siya at sinabi, "Saan galing ang kambing na iyan? Marahil ay nakaw. Ano? Hala, ibalik mo yan. Hindi tayo dapat kumain ng nakaw." Ngunit ito ang tugon niya sa akin. Iyan ay dagdag sa upa sa aking ginawa. Hindi ko siya pinaniwalaan. Pilit kong ipinababalik ang kambing sa may-ari nito. Galit na galit ako sa aking asawa dahil dito. Kaya't sinumbatan niya ako. Sinabi niya, "Ngayon, nasaan ang iyong pagkakawang gawa? Nasaan ang mga ginawa mong kapuri-puri? Sa wakas, lumabas din ang tunay mong pagkatao." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Nagpapatuloy po ang ating pagninilay sa kwento ni Tobit. No, kung kahapon po ay nasimulan natin na siya'y natapos po ang pagkakabilanggo, ngayon napalaya na at nagbabalik sa kanila at yung kanya pong kabutihan ay hindi pa rin nawala dahil nga sa kanyang pagmamagandang loob na ilibing yung mga pinatay na kanyang kalahi. Kahit hindi niya kadugo ay nagmagandang loob siya sa mga ito na bigyan ng maryangal na libing. At ngayon naman ang bahagi ng kwento no, na kanya pong naranasan na siya po ay kumbaga naging ano bang tatawagin natin sa lingwahe natin na walang silbi o nawalan na ng silbi dahil nga naging PWD na siya, no? Nabulag siya at kinailangan ng magtrabaho ng kanyang asawa para sa kanilang ikabubuhay at siguro sadyang siguro makarelate po yung mga ilang mga kalalakihan, no? Na kung dati na siya ang nagiging provider, siya ang nagtatrabaho, ang nagbibigay ng pagkain para mapagsaluhan, pero ngayon ay wala na siyang magawa, no? Kasi siyempre bago sa kanya yung karanasan na mabulag, talagang kinailangan po ito. Pero yun nga, sinusubok ang kanyang pinalabas, no, yung tunay na kabutihan sa kanya. Pero dumadaan muna sa proseso. Kaya nga dito, bagamat siya ay mabuti, pero pinagdudahan niya ang kanyang asawa dahil nga nandoon pa rin siguro yung bahagi na hindi niya matanggap na ang asawa niya ang bumubuhay sa kanila. Kaya po, naging mahirap sa kanya ang maging mabuti sa kanyang asawa, lalo tigit yung pagdating na ma-appreciate niya yung effort ng kanyang asawa. Pero yun nga, nagkaroon ng pagdududa at pinagbintangan pa na siya ay nagnakaw ng kambing. At dito, hinarap siya ng kanyang asawa na
nasaan na ang ginawa mong kapuri-puri? Sabi niya, sa wakas, lumabas din ang tunay mong pagkatao. Ito yung typical din na mga kwento ng mga mag-asawa, no, kung kaya mahalaga po, no, ang pagtitiwala, mahalaga ang pagtutulungan, no, ng mga mag-asawa para maitaguyod ang kanilang pamilya at malampasan nila ang anumang mga pagsubok. No, ito ay pagsubok lamang kay Tobit at sa kanyang pamilya na kailangan niyang mapagdaanan at malampasan. Kaya sana po, no, sa mga mag-asawa na naririyan, talagang dumarating sa punto na ang lalaki ay hindi na makakapagtrabaho, hindi na makakapag-provide, kailangan umalali ang babae. Ang mga lalaki, kailangan nyo rin na bigyan ng pagkakataon na kayo ay matulungan. So, hindi laging ano, no? Siguro isa rin yan sa magandang mapagni, hindi laging tayo ang magbibigay. Hindi rin laging tayo ang mabuti. Hayaan din natin ang tao na magbigay sa iyo, hayaan mo rin na lumabas ang kabutihan mula sa ibang tao. Hanggang sadyang may paraan ang Diyos kung paano tayo tuturuan na hindi na tayo man, kahit gaano tayo kabuti, kahit gaano tayo ka-generous, ay nangangailangan pa rin tayo ng tulong mula sa iba. Bigyan natin sila ng pagkakataon na lumabas din at makilala din ang kabutihan ng kanilang puso. Muli po, sa mga pagpalang araw sa inyong lahat.